Yes, mega love love shout out po sa ating lahat. And of course, welcome to once again. This is your guwapong DJ from Watchman. Once again, nandito na naman kayo at pag-uusapan natin ang napakagandang salita. Ang sabi nila sa salitang ito, marami na daw tao ang nagpaubaya. Kaya welcome natin ang ating caller from USA. Mega love shout out to you, the one and only, the first caller from USA. Maraming salamat po for sending sa napakagandang topic natin for today at ang salitang paubaya. Maraming salamat po, the one and only mega love shout out to you from USA. Mega love shout out to you, the one and only Ma'am Lorna. Yan ang sabi ni Ma'am Lorna. For 17 years sila daw po ay married, for 17 years relationship na meron sila ng kanyang husband. And of course, masaya naman daw po yung pagsasama nila for almost 17 years. But to the point na hindi niya naisip for 17 years na kahit gaano pala katagal ang kanilang pagsasama, darating sa point ang pagsubok sa kanilang pagsasama. Dumating po ang point na yon, host, na napakahirap sa buhay ko kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang sabi ko sa sarili ko, sorry kung wala ako nung kailangan mo ako. Wala kang makakapitan, walang po protekta sa'yo. Sorry for that what happened. But it's not easy na ganun kadali po ang nangyari sa amin, DJ Dennis. Napakasakit nung sitwasyon na pinagdaanan namin, na walang pumrotekta sa pagmamahala naming dalawa. Pinabayaan ko na lang kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko that time. Sobra akong nahirapan kasi wala akong makapitan, kahit kaibigan ko, kahit pamilya ko, nilayuan ako dahil sa pangyayaring iyon. Hindi naman masama ang magkamali. Minsan sa isang relasyon, may mga bagay tayong nagagawa at yun ang aking nagawa. Ako po, aaminin ko sa sarili ko na may pagkakamali ako sa husband ko. Umapid ako sa hindi tamang apidan na tao. For almost 3 years kong naging ka-relationship itong tao na to. Pero dahil wala akong masandalan, kundi siya lang. Dumating yung point ng aming relationship na nabuking na po ako ng asawa ko. For 17 years, may partner po ako dito sa USA, that was my husband. And nakilala ko yung guy na to, na sa kanya ako kumapit, siya yung nagprotekta sa akin, siya yung nag-alaga sa akin. And one day, nakita to ng husband ko. Mali ba yung ginawa ko for the fact na nakasakit ako ng tao? I not intentionally to hurt my husband, but it suddenly happened. Minsan, siguro darating sa punto ng buhay, host, na talagang may mga tao na nandyan para umalalay sa'yo. At yan yung partner ko for almost 3 years. Hindi ko siya nakita sa husband ko, nakita ko siya sa taong ito. And finally, nalaman na ito ng husband ko nga na I have an affair with another man. Masakit, host, kasi syempre kung bakit masakit, 17 years din kami nagsama. But sinabi ko na rin sa kanya yung totoo na hindi na ako masaya para sa kanya. That was happened to us. And I said, I apologize, I'm sorry for what happened to our relationship. And it's not easy to let go, but I need to let go kasi mas mahal ko ngayon yung 3 years na tao na pinrotektahan ako, inalagaan ako, at may nakapitan ako sa panahon na kailangan ko siya.
Yes po. And host, I'm sorry na pagod ako. I'm sorry na wala ako. Natakot ako kasi hindi ko makita, hindi kita mahanap noon. Binigay ko ang lahat, pero sa lahat ng aking pangailangan, naubos lang ako. At hindi mo pinahalagahan yung mga bagay na yon para sa akin. Maraming salamat po. Yan ang maipapayo ko lang sa iyo, of course. Let it go. Nangyari na eh. Hindi na mabubuo ang mga sitwasyon na inyong mga pinagdaanan. Walang perpekto when it comes to relationship. Nagsama man kayo ng matagal, kung hindi siya taong para sa iyo, it will be happen. Wala pong sikreto ang pagsasama ng habang buhay. Ang sikreto, wala talaga. Mas maganda pa nga yung mostly, lagi kayong nag-aaway kasi nakikilala nyo ang isa't isa. Naisip mo man yung pagkakamali mo for your husband, sana humingi ka ng kapatawaran sa iyong nagawa. Kasi hindi maganda yung nangyari na yon. May pagkukulang man ang iyong husband, but for 17 years, may naiwang alaala at ukit sa iyong puso. Humingi ka sa kanya ng kapatawaran at sabihin mo sa kanya, ng bukal sa puso, mag-usap kayo. From USA, Ma'am Lorna, pag-usapan nyo ng mabuti at maghiwalay kayo ng maayos. Palayain ang isa't isa kung talagang hindi na masaya. Huwag nang ipagpilitan. Masakit man ang salitang paubaya, pero kailangan tanggapin na minsan ang lahat ng bagay ay hindi nakalaan para sa atin. May mga taong hindi para sa iyo. Ang sabi nga, you need to let go. Palayain ang bawat isa para hindi ka mahirapan. The tearfall was been pairing starting for me. Sinubukan naman eh. Sinubukan kong ilaban ikaw. Pero wala eh. Iniwan mo pa rin ako. Kaya nga ang sabi ko, Ma'am Lorna, let it go. Kung hindi ka na masaya para sa kanya, kailangan mo na siyang palayain. Parehas lamang kayong mahihirapan. At the end, parehas lang din kayong masasaktan. Humingi ka ng paumanhin sa nangyari sa inyong for 17 years na relationship na meron kayo na hindi nag-work out. But time will come for all the pain that you have inside of your heart. Masakit man nating tanggapin ang nangyari sa inyong dalawa, pero kailangan yung palayain ang isa't isa para makamove on kayo and para makabangon kayo sa inyong pinagdaanan. Pain inside of your heart ang kailangan, wag na nating itanim pa sa ating puso. Ang kailangan, palayain natin kahit gaano kasakit ang nangyari sa ating mga fast relationship, ang kailangan matuto tayo magpalaya sa mga sitwasyon na ating mga pinagdaanan. Maraming bagay ang darating kung hindi mo palalayain sa iyong puso ang mga nangyayari ngayon. Paano pa ang bukas? Paano ka pa makakabangon? Kasi yung sugat hanggang ngayon nandyan pa rin sa iyong puso. Ang kailangan, palayain mo na. Palayain mo na ang matagal mo ng puso na sugatan na matagal nang nasusugatan para hindi ka na patuloy na nahihirapan sa iyong sitwasyon. Humingi ka man ng pamanhin, ang problema, ang ginawa mo ay nangyari. But, sabi nga, walang taong perpekto sa mundong ibabaw. Mas mabuti pa rin ang nagpapakumbaba. I-let go mo man, humingi ka ng kapatawaran sa mga iyong nagawa ng kasalanan. Sapat na yon. Buong puso mong ipagpasalamat na ikaw pa rin itong tao na ito na nagmahal ng sapat. Ngunit minsan talaga dumarating ang pagmamahal. Minsan ay may mga pagkukulang na kailangang punuan. Kaya naman ang masasabi ko lang sa inyo, ipagpatuloy ang buhay. Huwag sumuko. Habang buhay, may pag-asa. Habang buhay, may mga biyayang parating. Ang tingnan mo yung mga magandang bagay na nangyari sa iyo, huwag mo nang balikan ang mga pait ng iyong nakaraan. Ang mahalaga, ang ngayon at ang importante, ang bukas para sa iyo.
Ba't di mo nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama, pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko napipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan kanya. Lahat ng mga pinagdaraanan natin sa mundong ibabaw, lahat yan ay may solusyon. Saan na natigil ang pagiging totoo? Sa tuwing mababanggit na mahal mo ako, ba't di mo inamin na merong iba? Ako ang kayaka, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko napipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan kanya. Lahat ng bagay sa mundong ibabaw, lahat iyan ay may mga karapatan, at ang bawat isa ay may nakalaan. Ba't di ko naisip na merong hanggan? Ako yung nauna, pero siya ang wagas. At kita naman sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap labanan ang tinadhana, pinapaubaya, pinapaubaya, pinapaubaya ko na sa kanya.